Nasa kabilang rin niya si Miss Genevieve Serino ng Quezon City. Nais naman itong ireklamo ang promotor ng isang online paluwagan kung saan naghuhulog sila ng pera buwan-buwan para sa mga materyales ng bahay, ngunit di umano'y naloko sila. Alam mo itong paluwagan na to? Ayan yung ano, sino yung unang kukubra? Pangalawa, pangatlo, siya ayan panalo, yan. Diba? Ang problema dito, gamit yata ng bahay. hindi dumating. Teka po na, alamin natin, Attorney Roque, ikaw ang makinig kasi ikaw ang resource person namin dito. Ayan. Attorney, ikaw na nga ang mag-interview. Paano modus yan? Attorney Roque. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, Ma'am Genevieve. Magandang hapon. Hello po. Magandang hapon po. Ay, sige ho. At sino po bang inyong inireklamo at paano kayo naloko ng inyong inireklamo, ma'am? Sige po, pakikwento lang po. Bali po, marami po kami. Bali mga, hindi ko lang alam kung magkano talaga, ilan talaga ang mga members na paano pumasok sa paluwagan. Pero si Jumel tsaka yung si Gina Jocolano po, yun po ang mag-asawa na manager doon sa sinasabi naming paluwagan. Teka, bantan mo kayo. Saan barangay ito? Ha? Taga Cotabato po sila. Saan barangay po kayo? Saan barangay? Sa Quezon City? Ako po, nasa Kuwait po ako ngayon, sir. Sa? Kuwait po. OFW po. Ay, nasa Kuwait ka. Nasa pero, Kuwait po kayo ngayon. Mag-Genevieve. Yes po. Pero saan barangay kayo yes nagkita-kita niyan? Hindi, online po eh. Hindi ha? Po, online po. Online paluwagan. Ah, okay. Teka po, Ma'am Genevieve. Okay, attorney na yan. Oo, teka muna. Ah, hindi. Cybercrime pala ito. Sino ba ang ating resource person dito? Kasi cybercrime siya kasi online eh. Anti-crime. Oo. Oh. Anti-cyber. Ayun. Teka muna, Ate Genevieve. Yes po. Magkano ang involved na pera? Kasi ang natatandaan namin na siya namin pinagchichismisan dito ni Kuya Joel Egco. Nung kami ay high school, merong paluwagan na ang sweldo kada linggo, di po ba? Correct. Tapos magbubunutan kung sino yung unang susweldo, pangalawa, pangatlo, di ba? Hindi ba ganun yon, Ate Genevieve? Yes po. Eh yung yes, online po. Paluwagan, po. Paano ba sistema nun? Ba't materialis? ganun din po, slot 1 to slot 10, sa isang grupo, 10 pong membro. Ay, ganun. Pag ilang slot ka, magkano na ibigay mo na? Slot 2 po ako. No, bali, 10,000 lang po yung nahatag ko. 10,000 po. Magkano kasi dalawang buwan lang siya. Bali, house materials po yung pinaluwagan ko. Na so, amounting to magkano? 50,000 po. 5,000 a month. So, dapat, 10 months. Dapat sumweldo ka na. Kasi pangalawa ka eh. Pangalawa ka, ganun po ba yun? Opo, dapat March batch po ang second week, naka-deliver na. So sabi ko sa kanila, by May, na hindi pa na-deliver, magre-reklamo ako sa kanila. Tumawag kami sa handler, sabi ng handler, COD daw. So sabi ko, hindi. Kapag COD, sabi ko, deliver nila, bibigay ko ang pera. Kasi yung sa kanila, ang patakaran nila is, ipadala mo yung full payment mo, magdi-deliver kami. Kaya Ma'am marami Genevieve, kong full lang, payment. Ma'am Genevieve, mukhang marami kayong naging biktima nito, ano? Pakinggan din natin, oh, nasa kabilang linya rin, ang isa pang nagre-reklamo laban dito sa online paluwagan, si Mr. Cristobal Gamana ng Quezon City rin. Hello, Sir Cristobal, magandang hapon. Hello, magandang hapon po, sir. O, sige po, magkano naman pong naibigay ninyo dito sa online paluwagan nito? Actually, representative po ako ng asawa ko sa Hong Kong. O, sige, pakikwento po. Gatigay po yung lahat-lahat na ibigay ng asawa ko na fully paid niya na po. Magkano ho? Bali, 30K po. 30,000? Yes po. Abuli namin. Si Jomel Jocolano po kasi sa kanya po sinesend yung payment eh. True bank. Ah, ayan. Jomel
D. Colano from Cotabato City. Saan nyo namit itong si Jomel? Online po. Online. Teka po, si Ma'am Genevieve. Ma'am Genevieve. Ah, joke ko lang. Yes po. Meron po kami kasamang admin, nasa linya rin po, si Ma'am Rose. Oo, sige. Sila po yung kasi sila po yung nag-i-invite ng mga client actually. Sila pong may alam at saka sila yung may access doon sa kilala main nyo, management. Opo, kilala niyo po si Ma'am Rose na sinasabi niyo po? O, yes po. O online, yes po. Kilala niyo po personal o online din? Sa online din po. Ah, so sa Makatwid po, hindi kayo magkakakilala, puro sa internet lang po, ba? Online yes lang? Po. Yes po. Ayan. Eh, paano nyo po nalaman na talagang totoong tao itong si Jomel Dio Colano na to? Kasi po yung nag-invite po sa akin, kaibigan ko po. Nakita na niya, nakilala na niya ng personal? Yes, yes po. Kasi admin, yung mga admin po, sila yung nakakilala sa management talaga. So ito po kaibigan ninyo na to, nakilala nyo rin po ng personal, hindi online lang? Opo, kaibigan. Kasamahan po yan ng asawa ko sa trabaho dati. Tapos naging OFW sa sala. Na sinabi niya, nakilala niya ng personal itong si Jomel Dio Colano? Yes po. Ayun. Hello po. Pasa. Oh, sige, Attorney Roque. Well, anyway, ating Emma, Attorney Roque, no? And Yusek Martin, sinubukan pong tawagan at i-text ang ating Action Center itong nire-reklamo na si Jomel Dio Colano. So, balit hindi po ito nagpaunlak ng panayam upang marinig ang kanyang panig. So, para naman kay Mr. Jomel Dio Colano, ay bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect Action agad. Hotline numbers, 24/7 po yan. Para naman marinig ang inyong panig kung may panig man kayo. Oo, pero ngayon po, ganito po Kuya Joel. Kasi po, ito po lahat ay puro online, na panloloko. Ay, nasa kabilang linya po natin na para tumulong. Ito po spokesperson ng Anti-Cybercrime Group. Nasa linya ba si Captain Norbe? Nandiyan na? Si Captain Norbe ng Anti-Cybercrime Group. Ay, hello, Captain Norbe, Gerald. Yes, ma'am. Good afternoon. Oh, Gerald, narinig mo ba itong humihingi ng tulong dito sa atin? Puro mga OFW to eh. Na sumali sa online paluwagan, meron daw admin na parang ganon. Tapos nagbigay sila ng pera, tapos hindi naman sila sumweldo. Opo. Yes, ma'am. Pero nasa ano sila? Nasa ibang bansa sila? Anong maitutulong natin sa kanila? Okay, ma'am. Sige po. So ganito po, kung halimbawa na willing po silang mag-file ng kaso, pwede naman po, ma'am, sa katulad po nung isang victim natin, yung representative niya is yung asawa niya po. So pwede po sila na pumunta sa pinakamalapit na anti-cybercrime unit. Magdala lang po ng SPA po pala, Special Power of Attorney. And tapos, yung mga evidence po. Anong mga ebidensya ang kanilang ipoproduce? Ay, tanong ko pala. So, bali, through bank transfer ito, ano, Genevieve? Paano nyo ipinadala yung pera? Hindi lang po, ano, through bank. Meron din pong remittance center. Ha? Meron din pong remittance center po. Na pagka ganun, nakapangalan ito doon sa nilareklamo nyo kay Jomel. Kay Jomel, nakapangalan. Yes po. Actually, ma'am, yung receiver po is apat na tao. At saka iba-iba rin po yan sila. Palagay ko, maging lesson na sa inyo to. Eh, hindi nyo nakikilala yung katransaksyon nyo eh. Ito, buti na lang, talagang tutulungan kayo dito sa Rectang Connect. Nandito po ang ating kapulisan, lalo na dito sa ACG. Pero sa totoo lang, alam nyo ang pinakamalaking problema? Nakikipag-transaksyon kayo sa multo. Ibig sabihin, hindi nyo kilala personal. Wala kayong kontrata. Ano hahabulin? Ano? Yung pambansang kapitan natin. Teka, itatanungan natin sa kanya. Genevieve, bakit nagtiwala ka? Itanong lang natin. Sa dami na ng mga kwento-kwento na ganito, di ba? Sa dami na ng mga nangyayari na mga panloloko online. Bakit ka nainganyo pa na sumali sa ganito? Kasi po yung nag-invite sa akin, kaibigan ko po. So sabi ko, pag hindi slot 1 or slot 2 yung slot ko, hindi ako sasali. Sabi ko sa kanya, kailangan ko makuha slot 1 or slot 2. At least alam ko kung madideliveran ako o hindi. Ah, ganon. E teka, tanungin natin si Mang Cristobal. Mang Cristobal, pang ilang slot naman po yung asawa nyo?
Islato po siya. Hindi, parang... So sa makatwin po, pag ako pala sasali dyan, mamimili ako ng islat pag bibigyan din ako. So sa makatwin, ang lahat pala ng kasali dyan, islat 1 at islat 2. Parang ganon. 10 po siya, ma'am. Ha? Hanggang slot 10 po. Hindi, oo 10 members po kasi sa isang group po. Oh, kaya nga, kaya dapat nga. Dapat kung sino una-una mo nireklamo, yung kaibigan mo. Dahil hindi ka mapupunta dyan sa sitwasyon na yan. Sa buwata. Kung hindi dahil sa kanya. Oo, umiinit ang ulo ni Ate, ano, ni Yosek Martin. Genevieve, nasaan ay kaibigan mo ngayon? Kaibigan mo pa rin? Po. Ha? Yes po. Kaibigan mo pa rin? Nasa po siya. O, teka muna, ano sabi ng kaibigan mo ngayon? Alas po lahat ng admin at saka yung mga handler doon sa Paluwagan is mga OFW. Actually, yung si Gina Jocolano, OFW din po yan. At teka muna, ano sabi nila ngayon? Mong kaibigan mo? Kasi magkaibigan pa rin kayo. Oh. Ano sabi niya? Sabay ko rin siya pong uuwi ngayong December. Magre-reklamo din yun. Ah, pati yung kaibigan mo, naloko rin. Opo. Kasi marami siyang, ano, marami rin siyang client na napapasok po. Hindi lang naman po ako yung parang nagre-reklamo sa kanya. So yung sa grupo nyo, Ma'am Genevieve, yung sampu kayo, doon sa grupo nyo, lahat kayo naloko? Opo. Eh, parang ganun, Kuya Joel. Eh, kasi siya, pangalawa pa lang siyang susweldo. Naloko na siya. Naloko na siya, eh. Oh, pero sana, no? Tsaka mostly po kasi sa slot 1 is from admin din po at saka yung mga office staff nila. Sila din. So, kung baga, nauna na silang sumweldo. Hindi, ito, isang tanong na lang. Wala ka ba literato ng mga to para pasikatin namin? Meron po, napasa ko na po kay Ma'am Gigi at saka kay Ma'am Jules. Yung mga yan. Oh, teka, Action Center, pakipost nyo nga. Attorney Roque, wala namang problema, di ba? Kung ipakita natin. Ayoko mag-comment, pero maaari may karapin tayo. Wala pang kaso eh. Ah, wala pang kaso. Actually po, alam na po ni Attorney Roque kasi na sabi na po sa kanya ni Attorney David Castillo. Uy, alam mo na pala eh. Attorney Roque. Hindi, anyway. Ganito na lang si Captain Norbe. Sikat ka na talaga, Attorney Roque. Hanggang Kuwait na yung pangalan eh. Binenta niyo ako ah. Okay, tutulungan natin si Ma'am. No? Sige. May nagpakilala lang Attorney Roque. Attorney Roque, may nagpapanggap lang Attorney Roque ah. Sige, nakausapin mo na si Genevieve. Ma'am Genevieve, ano? Sige, tututukan po namin itong problema mo. Actually, marami kayong OFW ano? At maraming uri ng online paluwagan ang nakapagbiktima ng napakaraming kababayan natin. Kaya ingat lang po kayo dyan. Ano? At maraming salamat sa pagtitiwala. Tutulungan namin kayo. Tututukan namin ang kaso mo. At huwag mong ibababa ang linya. No? Kakausapin ka pa ng ating Action Center. Sige po. Good. Thank you po. At marami ating salamat kay Ginoong Cristobal Gamana ng Quezon City at lalong-lalo na kay Kapitan Captain Gerald Norbe, ang PIO ng ACG.